ano nga ba ang mga panlapi? Kapag sinabi nating panlapi, ito ay mga maliliit na unit ng salita na idinaragdag natin sa salitang ugat upang makabuo at makapagbigay tayo ng panibagong salita at panibagong pagpapakahulugan sa mga ito. Tayo ay mayroong 500 ng paglalapi sa Filipino. 500 ng paglalapi. Una ay ang tinatawag nating unlapi o prefix sa Ingles, kung saan ito ay mga panlaping ikinakabit natin sa unahan ng isang salitang ugat. Halimbawa, umasa, uminom, magtinda, nag-isip. Mapapansing ang salitang mag at nag ay mga panlaping idinikit natin sa unahan ng salitang ugat na asa, inom, tinda, at isip. Sumunod ay ang tinatawag nating gitlapi o prefix sa Ingles, kung saan ito ay mga panlaping idinidikit o isinasama natin sa loob o gitna ng isang salitang ugat. Halimbawa natin, lumipat, binili, tumangkilik, sinabi. Sa mga salitang ating ginamit, mapapansin ang salitang at in ay mga panlaping idinikit natin o isiningit natin sa salitang ugat na lipat, bili, tangkilik, at sabi. Ang sumunod ay ang tinatawag nating hulapi o suffix sa Ingles. Ito ay mga panlaping idinidikit natin o inilalagay sa hulihan ng isang salitang ugat. Halimbawa, samahan, awitin, hulihin, bayaran. Mapapansing ang salitang han, in, hin, at an ay mga salitang idinikit natin sa hulihan ng salitang ugat na sama, awit, huli, at bayad. Ang ika-apat na panlapi ay ang tinatawag nating kabilaan, kung saan mayroong unlapi at hulapi, ang salita'y nagigitnaan ng mga panlapi. Halimbawa, matulungan, pag-aralan, mag-awitan. Ang huli ay ang tinatawag nating laguhan, kung saan may unlapi, gitlapi, hulapi. Ang panlapi ay nasa una, gitna, at hulihan ng salita. Halimbawa natin, pagsumikapan, magdinuguan.